Ako po si April Ramos, ang inyong lingkod sa araw na ito, na naway makapagbigay ng karagdagang kaalaman ukol sa pananampalatayang Islam. Ano nga ba ang kahalagahan ng relihiyon sa buhay ng isang tao? Sapat na ba na mabuhay tayo sa relihiyong ipinamana sa atin ng ating mga magulang at nakagisnang mga ninuno? Sa dami ng relihiyong naglipa na sa buong mundo, mayroon nga bang relihiyon na tunay na makapagbibigay ng tiyak na kaligtasan ng tao? Bakit nga ba ang tao ay nagpapalit ng relihiyon? Ano nga ba ang kanyang hinahanap na hindi niya masumpungan sa kinagisnan o kinabilangan niyang pananampalataya? Sa kasalukuyang panahon, isa ang Islam sa relihiyon na may pinakamabilis na pagdami ng umaanib sa amang dako ng mundo. Amerika, Europa, Asia, Australia, at kabilang na po rito ang Pilipinas na nakararanas ng ganito. Sa katunayan nga, wala ka na makukuhang conversion certificate sa National Statistics Office na uubusan na nito sa dami ng yumayakap sa Islam. Sapagkat hindi lamang dito sa Maynila, bagkus sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ngayon po ay itatampo ko sa inyo ang ilan sa mga taong nagsiyakap sa relihiyong Islam. Kung ano ang kanilang natuklasan at kung ano ang naidulot nito sa kanilang buhay. When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. I was doing graduate studies at the University of Massachusetts at Amherst, and I had lots of Muslim friends already there, but unfortunately nobody invited me to Islam. In De La Salle University, we had a conflict resolution seminar. There was a gentleman there by the name of Manerba Junaid. And when I expressed interest about the religion, he invited me to the Golden Mosque. And when I was in the Golden Mosque, he taught me immediately how to pray, the Golden Mosque in Quiapo, Manila. And one thing really about Islam is that the Islamic prayer, it's a very powerful experience. When you touch your head to the ground or you bow or prostrate before God in the Islamic prayer, you really feel that feeling with the Creator. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go. What really finally pushed me over to do it was my experience of fasting during the holy month of Ramadan. Like if you diet for yourself, it's very hard. But when you offer it to God, you find that you things can be done. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt, Allah knows. We all fast, rich and poor, we're hungry. But at night, there's that real feeling of brotherhood and sisterhood. When we leave the mosque, we tend to greet a lot of people. To be perfectly frank with you, becoming Muslim here in the Philippines is a very costly and difficult experience. There is an initial period of rejection by the family when people reject you or even try to get you to leave the home. In terms of career, it can affect many careers. One thing bad about about things happening in the world today, one not very positive thing, is the connection that some people have of Islam to terrorism. On the positive side, if you go into a religion that's being persecuted, and I can give the example of Christianity, at least you're entering the religion because you believe and because you have faith. As Muslims, that sacrificing and persecution for the faith is something that God will reward us for. So it is upon the shoulders of the Muslims today to show good examples of being model human beings. And whatever Allah knows. What does Islam mean? It means
submission to the will of God. And at the same time, it also means peace. If you shorten the meaning of Islam, it is, if you submit to the will of God, you will have peace. And of course, I say to everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace of God, His blessings, and His mercy be upon everyone. Every shade of palm, every closed hand in us. Every sparkling tear, every eyelash in us. I grew up as a Catholic and I joined this a little bit conservative na Baptist type na Christian. I helped them in music, tapos tumulong ako sa Alliance, and then tumulong din ako sa mga Pentecostal. And as for 7 years, lalo elementary days ko, I was with the Seventh-day Adventist. Hubog po yung pag-intindi ko sa Biblia. Hanggang ngayon, natatawa ko kasi minsan memoryado ko pa yung mga Old Testament, lahat ng books, from Genesis down to Malakay. Sobra yung pag-iintindi ko sa Christianismo. If I really practice it, napaka-Islamic nga eh. Kung susundin ko lang the way si Jesus mag-pray, that is the prayer of Islam. Ang sabi doon sa Biblia, and he went a stone's throw farther, and he fell on his face to the ground and prayed. So, ganun, nagdarasal po si Jesus. And the same thing, when you see the Muslims, how they pray, the same thing that how Jesus prayed way back before during his time. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ang Islam sa akin, it is more than a religion. It is my way of life. It is me. Ang religion is like as going to Sunday or Saturday lang eh. Ito way of life, everything I do. Before I enter my house, I ride a vehicle, I wear new shoes, I take a bath. Before doing anything, it's you make mention the name of Allah or the name of God. Kasi that's how Islam teaches you. Dapat manifestation, you love your country, you love your environment, you love your family, you love your work, you love your boss. If the boss is on the righteous way, that's how Islam teaches one. It was year 2000 lang, mga kaibigan ko ng mga may Amerikano akong kaibigan na who works in airbase. Kita ko yung life niya, adik-adik yun eh. Nung nag-Muslim siya, turn around talaga. 180 talaga siya. Ang galing ah. He's so modest. Tapos gumanda buhay niya, hindi na siya nag-adik-adik. And then he just told me na, you know, the happiest moment in my life is when I realized there's only one God. And I think that time, yun yung time na I saw my salvation. I will ask you, you don't want to be a 99% Christian or whatever. You want to be 100%. Then follow the Bible as it is. But I still believe that there are still angels and lions in the Bible which somehow tell you that there's only one God and that everything about this practice in Islam is there in the Bible. When you bury the dead, it should be in white cloth. Who's practicing that? Islam. It's there in the Bible. When you have sexual intercourse with your wife, before you pray, you cannot pray. In Islam, you cannot pray. You have to wash yourself before you pray. It's in the Bible. Not eating pork, for they are unclean to you. Nor you should touch their meat, for they are unclean to you. It's in the Bible. That's why we're not eating pork, because the Bible tells me so. So that makes me a Muslim, because I follow the Bible. And I follow it by heart. On the good sides of the Bible, I follow it by heart. I embrace Islam because I reason with God and I reason with men. And my reasoning with God is that I believe He is the only one. La ilaha illallah. It is a religion which gave me the answers to so many questions, to so many queries. I'm a man of science and I want to have explanation to everything. In Islam, I was given explanation to everything, even to the molecular level of it.
Yan ang gusto ko eh. Yung bagang bigyan mo ko ng sagot sa bawat tanong. So Islam gave me. The universe started where? Sabi sa Quran, started from a smoke, nag-explode. Ay, yun pala yung nababasa ko sa siyensya na Big Bang theory nila. So, I like that. Science and religion, they blend. Ano na paano ang tao nabuo sa womb ng babae? It's explained in the Quran. Bakit? Noong unang panahon, meron bang electron microscope si Prophet Muhammad doon sa disyerto? So, ibig sabihin, he knew that. And that's the modern science right now. How did he know that? It means to say that the God of religion, whom I believe, is the God of science also. Being a Coast Guard, dangerous job meron kami para makasalip kami ng buhay ng iba. Yan po yung calling ko. Dito ko inilagay ng God, ng Allah, para itong isang aspekto ng society, maka-address kami. Hindi naman lahat wala, merong gift of life-saving. So I'm so privileged, I'm so honored that God has given me this opportunity and this stage wherein I can extend my hand, my intellect, my strength in saving lives. So it's because God has put me here. Huwag lang ako makalimot to mention His name before I execute my last breath. It's just fine. I will always have my time. I might die tomorrow. Ang ni-request ko lang sa kanya, katulad ng isang Islamic general noon na galing siya na he is not a Muslim, and when he became a Muslim, he's still a warrior, protector of Islam, and he died on the bed. Si Khalid. His name is Khalid. Tatanong siya sa God na, bakit dito ako? Dapat namatay ako doon sa gera. Parang ako rin, yan ang ini-request ko. If I die, I wanna die saving lives. I live by the grace of Allah, and I will die or I die by the will of Allah. Oh, mountains of Mecca. Social expectation drowns us all inside. What you have should be what I want. Ang trabaho ko before ay broadcaster, host ako ng mga radio programs, especially mga public affairs. Ang pinagmulan kong reliyon ay hindi tiyak sapagkat marami akong pinuntahang reliyon noong araw. Umatenda ko ng Born Again, umatenda ko ng El Shaddai. Makikita mo ako sa pagtitipo ng mga Born Again kung saan nakikikempot ako, nakikilundag, nakikisayaw. Makikita mo ko sa isang, kapag matindi ang problema ko, makikita mo ko sa isang misang pangkatoliko kung saan ako'y nakikiyak. Kung saan ako napunta pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya sa aking pananalong araw ay isang pagtakas lamang sa kung anong problema sa buhay merong kang dinadala. It's an outlet. Parang ganun. Ang pananaw ko o ang tingin ko sa pananampalataya. So kung anumang pananampalataya yan para sa akin, iisa lang naman yan eh. Iisa lang. Iisa lang ang Diyos. Kung paano mo lang siya pinaglilingkuran, yun lang yun. Yun ang pagkaunawa ko sa pananampalataya. Until finally, natagpuan ko ang Islam. The clothes I wear, the way I comb my hair, how I live, oh, I don't care, this is who I am, this is me. Ang pagkakaalam nga ng tao, lalo dito sa Pilipinas, kapag ka ikaw ay Muslim, taga Mindanao. Kailanman, di ako nakatuntong ng Mindanao eh. In fact, sa amin sa Quezon, kapag ka Muslim, Ibang takot ang tao sa Muslim. Kahit ako, lumaki akong may takot sa Muslim. Sa panong takot? Kasi sa amin sa Quezon, ang bata normally tinatakot ng tikbalang, aswang, multo, manananggal, name it. Umuwi ka na, anghelo, gabi na. Hindi kami, tikbalang ka dyan, name it. Lahat ng klase maligno, hindi kami matatakot. Pero pag sinabi ng isang tao, umuwi ka na, gabi na. Umuwi ka na, sige kami, dadaan na Muslim dyan, at takbuhan kami. So hindi namin malamang dahilan ba't may tumatakbo. At gano'n na lang ang takot namin sa mga Muslim. Ganyan ako lumaki sa isang relihiyon o sa isang paniniwalang wala talagang kaalaman sa kung ano at bakit may Islam. Who I am, just let me be, 'cause like it or not, this God loves me. Hindi ko akalain na ako'y aakain sa pananampalatayang Islam. Maaring marami nagpapakilalang Muslim sa kapanahunan natin. Ngunit saan ba natin sila dapat kilalanin? Doon natin.
doon tayo magsimula. To get to the top don't matter if somebody's gotta fall. You gotta brace the storm, the norms to conform. Get what you want's gonna kill us all. This is who I am. Ang Muslim ay hindi ang mga taong taga Mindanao lamang. Hindi nagpapamuslim sa isang tao na ang nanay at tatay niya Muslim. O siya ay Arabo o nang galing sa isa Islamikong bansa. Lalong hindi nagpapamuslim yung sasabi mong ako ay may dugong Muslim. Hindi yan sirkulan. Wala sa dugo yan. Hindi nagpapamuslim sa isang tao na ang pangalan niya ay Umar, Muhammad, Ibrahim. Hindi. Ang nagpapamuslim sa isang tao ay yung kung paano niya isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. At kapag ito ay natagpuan natin sa isang tao na ang Islam ay nakikita mo sa kanya, tunay na siya ay inyong pakinggan, bigyan niyo ng oras, sandali, nakausapin, at wala namang masama. At sabihin natin sa kanya, ano ba ang Islam? Nung araw, ako ang isa sa bumabati ko sa mga Muslim. Sabi ko, bakit hindi na lang hagisan ng baboy yung mga hinayupak ng mga Muslim na yan? I'm sorry for the word. At kung nung araw, ang binabalita ko ay pawang mga masasamang balita ngayon, masasabi kong binabalita ko na may puro kabutihan tungkol sa mga mabubuting o magagandang balita. Before, as a broadcaster, napakarami kong kaibigan from all walks of life, be it politicians, famous people, kanyang sa broadcast. At para sa akin, yun ang mundo. Nabuhay ako dyan. Pero may mas maganda at mas mainam pa palang mundo na naghihintay. At ito yung mundo kung saan ako naroon ngayon. Nawalan man ako ng mga kaibigan, nawalan ako ng mga koneksyon sa mga kilalang tao sa lipunan, hindi ako nalungkot. Sapagkat sa ngayon, napalitan naman ito ng mga kapatid na siyang minamahal ko at minamahal din naman ako. Yun ang ibinigay sa akin ng Islam. Sa Islam, itinuturo sa atin ang nag-iisang Diyos, ang dakilang lumikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, na siyang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. At sa Islam, mas malinaw kung nakilala kung sino ang Diyos at kung paano niya ipinadala ang mga propeta mula sa kay Propeta Adam, sumakanya nawa ang kapayapaan, hanggang sa huling sugo ng dakilang lumikha, ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, habag ng dakilang lumikha, ay mas nalaman ko na ang lahat ng ito, lahat ng mga propetang ipinadala, ay may iisang katuruan. At maging si Propeta Hesus Kristo na pinakamamahal ng mga Muslim, ay may iisang Diyos din na tinuturo. At yun ay natagpuan ko at nabigyan linaw sa akin sa pananampalatayang Islam. Just let me be, 'cause like it or not, God loves me.